Magandang umaga po sa inyong lahat. Itong Biyernes, naglabas na ng paliwanag si Apollo Quiboloy through his counsel kung bakit hindi siya dapat arestuhin. We, including my legal team, immediately read through and assessed the documents carefully, mindful of due process for the accused, but also with a view to ensuring that the Senate as an institution is protected from dilatory tactics of parties. Isa pong naging maliwanag sa aming pag-review. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Una, on whether or not the investigation is in aid of legislation. Section 19 of the Senate Rules and Procedures in Investigations in Aid of Legislation states very clearly, Section 19, Privilege Against Self-Incrimination, quote, a witness can invoke his right against self-incrimination only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him. However, he may offer to answer any question in an executive session. No person can refuse to testify or be placed under oath or affirmation or answer questions before an incriminatory question is asked. His invocation of such right does not by itself excuse him from his duty to give testimony, close quote. Mas malinaw pa sa sikat ng araw, dito pa lang, tapos na dapat ang usapan. Kung sumabaybay siya sa aming pagdinig, ilang beses ko din pong inulit-ulit yung mga areas for additional legislation na lumilitaw dahil sa mga paratang sa kanya. Pero uulitin ko ulit, kasi medyo mahaba pa naman ang pasensya ko. The hearing surfaced potential gaps in legislation, including the question of consent in rape and sexual abuse in the context of secretive religious organizations, secretive charismatic religious organizations, the treatment of religious volunteers in labor and occupational safety laws, and liabilities for human trafficking and other capital crimes when religious freedom is invoked. Proposed Senate Resolution Number 884 actually mentioned with specificity the legislative purpose of the investigation and the desired reforms in our human trafficking laws. Pangalawa, on whether or not the resolution is incriminatory and violates the due process of respondent. Again, we never claim to be the judge. Hindi po hukom ang Senado. A Senate resolution has no effect and force of law and can make no such legal determination of guilt nor deprive anyone, including Quiboloy, of life, liberty, or property as a result of its material averments or findings. Dagdag pa, written and oral reports of legislators, including proposed Senate resolutions, in the course of our duties, are protected speech and can, by their nature, be incendiary and provocative. Pangatlo, on whether or not the proper forum to hear the controversies surrounding the respondent is a court of law. Nag-rule na po ang Korte Suprema tungkol sa katulad na issue. In the 2009 case of Romero et al. Versus Estrada and Senate Committee on Labor and Employment, the Supreme Court said that despite the pendency of a criminal or administrative case, the Senate is allowed to conduct an inquiry in aid of legislation and very clearly held that, quote, the court has no authority to prohibit a Senate committee from requiring persons to appear and testify before it in connection with an inquiry in aid of legislation in accordance with its duly established rules of procedure, close quote. Duly published rules of procedure. At pang-apat, on the propriety of setting aside the contempt order.
Kiboloy is already in contempt. Hindi na po mababago iyan. Nagkaroon ng objection, pinagbigyan alinsunod sa rules. Pero hindi pa rin nakabuo ng majority signatories. Kaya it is clear as day, my ruling is in motion. At mas lalong lumakas ang pangangailangang i-contempt siya dahil even after the March 5, 2024 contempt citation upheld on March 12, 2024, Kiboloy has continued to brazenly taunt and make a mockery of the committee and consequently the Philippine Senate by releasing through his supporters a list of 17 conditions before he appears. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kiboloy na din umamin. Kiboloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a gikan sa masa para sa masa event with vloggers. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayo yung dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules, kayo walang rules. Tinatakbo ninyo yung bola sa gusto nyo. Walang dribble, wala kayong foul. Kangaroo court po. Doon naman sa boxing, siya ang boxer. Siyang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya panalo. Pastor, may press con si ano eh, si Senator. This level of mockery. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo... Kasi parang tinatakot ako ni Multiveros na ayaw, tapos nitaw siya sa social media na parang nanonood niya, parang, kung ito mga gano'n ko, i-contempt, and i-rested by the other. Kaya, napilitan ako na magbigyan sa certain condition. Ang primero, noong primero pa itong bukas, sinabi ko na sa kanila, those are criminal allegations. They are not supposed to be heard there in the Senate. Diretso ka na doon sa fiscal kasi meron na magkayang mga affidavit yan sinabi mo. Doon na yan mo na dito because you are overlapping with your judiciary functions and powers of the judiciary. You are not a judge. Number one, ayaw kong matapayot because you are not a judge. It should be in there sa pinilit niya kasi parang makilas na nila siya dito invoking his power there. So, nabigyan ko ng certain conditions. This level of mockery of a constitutional exercise of duty by a committee of the Philippine Senate is unprecedented and disturbing. And further confirms Kiboloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kiboloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado. Ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Okay, open time for questions. Sino po ang gusto magtanong?
formal request ma'am to arrest? So kasalukuyan pong pinare-receive na sa abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee. Once matanggap nila, ifo-follow up ko na yung sinabi ko nung huling committee hearing na request kay SP na ipa-aresto na si Kiboloy. Opo. Ma'am, ano lang, bigyan nyo lang kami ng walkthrough. So pagka-request kay SP, meron po ba siyang given period? Ilan yung at least araw para pirmahan ni SP yung order for arrest? And ano yung susunod po na mangyayari? I think the given period ay nag-lapse na, yung non-extendable period of 48 hours para sumagot si Kiboloy dun sa show cause order. So at least nagawa na niya iyon. So any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Last na lang. Sabi ng Kamara, willing sila na ibigay sa inyo yung custody ni Kiboloy. Kayo po ba willing din kayo na dito na sa Senate, do you feel na talagang masisecure or magagwardyan siya dito? As compared sa House? No need for comparisons, pero lagi dati kapag mayroong pina-appear o pina-aresto ang Senado, ay naalagaan silang lahat dito sa Senado. Ngayon ko lang narinig yung sinabing iyon ng House. Kung ganon, ay wini-welcome ko po yun dahil isa na namang halimbawa ng interparliamentary courtesy na ibinibigay traditionally ng dalawang houses sa isa't isa. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, do you feel you're facing a big challenge here? Kasi meron siyang mga kakamping senators and Kiboloy has been defiant of any order and he believes that he's above the law. He's really challenging, pero at least hakbang-hakbang na ipapakita ng Senado na hindi talaga siya above the law. Hindi po ako nababahala o ano paman sa kung meron akong mga kasamang senador na sumusuporta sa kanila dahil yun naman po ay karapatan ng bawat isa sa amin magkaroon ng sariling posisyon. At mabuti, meron namang rules ang Senado na aming lahat na sinusunod. Kaya't kung merong anumang manifestation na gagawin, kung may kakailanganing bilang sa alinmang bahagi ng Senado, yun po ang gumagabay sa aming paghakbang o hindi paghakbang sa mga susunod na yugto ng proseso tulad ng investigasyon. And so far, pinakita po ng Senado sa aming mga sarili, isa't isa, at higit sa lahat sa publiko, na kayang-kayang isulong ng Senado sa pag-exercise ng kanyang mandato, sa pag-exercise ng kanyang konstitusyonal na kapangyarihan, yung kanyang mga tungkulin. Partikular at lalong-lalo na sa ganitong usapin ng hustisya para sa mga babae at mga menor de edad. Okay, next, Marlon. Good morning. Ma'am, as previously pointed out, ibang-iba yung naging kaso dito kay Kiboloy doon sa iba pang resource persons. For example, yung kay Senyor Aguila. Ibang-iba din yung pagtrato ng ilan sa inyong mga kasamahan doon dito sa kaso ni Kiboloy. How will this affect the credibility of the Senate moving forward kung ganito po yung nagiging action ng ilan yung kasamahan? I think it further bolsters the reputation of the Senate na isa sa pinaka-independenteng institusyon sa loob ng ating gobyerno, isa sa mga mayat-maya huling linya ng depensa sa ating proseso ng demokratisasyon, lalo na pagkatapos ng anim na taon ni Duterte na talagang sadyang inatake niya ang iba't ibang mga institusyon ng demokrasya para humina o mawala yung checks and balances sa kanya bilang executive noon. Kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon, pilit na ine-exercise ng mga institusyon tulad ng Senado pa rin at ulit ang mga muscles niya
na kung ano ang kanyang mandato, kung ano ang kanyang mga kapangyarihan, kung ano ang kanyang tungkulin, para ibalik sa dati at higit pa, palakasin palalo ang kakayahan niyang mag-fiscalize, ang kakayahan niyang mag-check and balance kapag ka mayroong ibang bahagi ng ating gobyerno o di kaya makapangyarihang bahagi ng ating lipunan na lalabag sa batas, lalabag sa karapatan ng kapwa mamamayan, tapos nag-aakala pa na walang maisisingil na accountability sa kanya. Ma'am, have you made the necessary arrangement po kung sakaling maaresto na si Buloy dito sa Senate? Yung security niya, kasi yung naalala din ng ibang senator like Senator JB, kaya nila pinupush yung mag-zoom na lang yung pag-testify ni Kibuloy. Well, gaya ng sinabi ko po dati, magpakita muna si Kibuloy ng kahandaan humarap sa komite bago siya humingi ng kung ano-anong leeway tulad ng iba't ibang paraan ng pagharap. At gaya ng nabanggit ko rin dati, may precedent na hindi pagbigyan ang ganyang klaseng hiling dahil precisely din pahihinain yung kakayahan ng Senado magpa-appear kahit minsan sa isang investigasyon ng bawat resource person. Ang suma total ng pag-appear pa ni Kibuloy sa ngayon sa Senado, sa komite, ay zero. At sa kahandaan, lagi namang ipinakita sa nakaraan and at any moment, nananalig ako na handa ang buong Senado at anumang bahagi niya alagaan at panghawakan ang seguridad ni nomang resource person na aming paarestohin at paaapirin sa isang Senate hearing. Ma'am Cecil, bago yung custody, ma'am, nandun yung hinaharap natin that if ever magkaroon ng warrant, i-arrest siya. What if may resistance? And hihingi ba kayo ng tulong sa PNP? Kasi considering yung strength ng OSA, hindi kakayanin if ever. Ano po yung nakikita natin? Although it's an operational thing, you might want to give us some oversight. Buo ang paniniwala ko sa kahandaan at kakayahan ng OSAA bilang frontline ng security ng Senado, gawin muli ang kanilang tungkulin. Tulad ng pag-serve nila ng subpoena kay Kibuloy dun mismo sa address niya sa Davao. Tulad ng isinagot ng DILG sa isang hearing, kung hingin namin sa pamamagitan ng OSAA ang tulong ng PNP, ay pwedeng-pwede po naming hingiin yon. At tulad sa mga raming pagkakataon noon na hiningi pati ng aming komite, ang tulong ng PNP o ng NBI sa ganitong klaseng mga investigasyon ay naging laan naman po sila na ipagkaloob iyan, kaya umaasa pa rin ako sa dati na nilang pagtulong. Magtatanong po tayo sa DILG or sa PNP kung possibly merong physical resistance pagka i-arrest doon. Kasi di ba natatandaan mo yung kay Ecleo po? Di ba parang isang batalyon yung nawala kasi aresto siya. Ito religious leader din po. So ano po yung anticipation natin? Thank you. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Pero sa anumang scenario na mag-materialize, for one, ang PNP ang pinaka may kakayahan ng institusyon sa loob ng ating gobyerno. Siguruhin ang kaligtasan ng publiko at siguruhin ang pagtupad sa ating mga batas, pati ang pagtaguyod sa mga normal na proseso ng iba't ibang bahagi ng ating gobyerno, pati na namin dito sa Senado. Hopefully, huwag namang maging bloody kasi considering may mga armed bodyguards po si Kibuloy. Of course, higit sa lahat, hopefully hindi maging madugo ang anuman. At gaya ng nabanggit ko kanina, kung anuman ay tiwala ako, handang-handa ang PNP panatilihing maayos at mapayapa yung mga proseso ng Senado at siguruhin na madala dito o so kung alinmang institusyon ang magkukustodiya sa kanila kay Kibuloy para sa wakas sumagot na sa mga tanong tungkol sa mga marami at seryosong akusasyon sa kanya. Okay, next po.
tanong. Yung ma'am, related dun sa tanong ni Marlon kanina, kayo ba, ano yung nakikita nyo? San kumukuha ng lakas ng loob, ng tapang si Kibuloy? Bakit grabe yung resistance po? Posibleng matagal na kasi niyang ginagawa itong mga akusasyon sa kanya. And so far, nakatakas siya, scot-free. Kaya hindi talaga mauubos yung pagpapasalamat ko sa ating mga matatapang na victim survivors. Kahit yung ilan sa kanila, ilang taon na ang nakalipas, nagbuo po silang lahat, bawat isa, ng lakas ng loob na sabihin ang kanilang kwentong buhay at maghabol talaga ng hustisya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi maglalakas loob yung iba pa na dahan-dahan ay lumapit din sa aking opisina at sa aming komite para ikuwento nga ang kanilang katotohanan at yun na nga po, habulin ang katarungan. Pero kayo ba, ma'am, nararamdaman niyo po ba or may nakikita ba kayo na somehow parang may nagpo-protect din kay Kibuloy kaya ganun na lang yung tapang niya? Mukhang meron talagang nagdadagdag sa lakas ng loob niya, mga nagprotekta sa kanya, baka hindi lang ngayon, kundi sa nakaraang mga taon, at may mga anggulong ganoon na lumalabas sa aming mga pagdinig. Yung testimonya ni Elias David ba or Elias Rene, na gardener doon sa Elias Rene, na gardener doon sa mountain ni Kibuloy, na meron daw siyang nasaksihang dating presidente, ngayon VP, na dumalaw daw doon, na nung sa pagdalo na iyon, meron daw ibinabang mga sako, at nung ito'y inunload, ay ang mga laman ay iba't ibang klaseng mga baril. Tapos yung kamakailang pag-appoint niya ni Kibuloy, ni kay Duterte bilang administrador ng kanyang mga properties dito sa Pilipinas. So mukhang hindi siya nag-iisa. Kung gusto nating i-cite lang yung mga makapangyarihan o mayaman na nakapaligid sa kanya. At kanina lang, yung video, nung kanyang pinangangalandakan yung kanyang 17 sets na mga kondisyon, kasama niya si Duterte. So ito, anong plano nyo? Or anong, kasi obviously, dito magtatapos, hindi magtatapos sa arrest lang. Ito po ba ay lalawak pa? Kung may ganong lakas ng loob, merong possible mga accomplice or protectors nga po? Well, so far, meron kaming at least isa pang pagdinig na Hari Nawa doon na makaharap at sagot, si Kibuloy. May at least isa kaming bagong resource person mula sa national government agencies, ang Anti-Money Laundering Council, dahil doon sa testimonya ni Ms. Reynita na binigay yung buong pangalan niya at pinakita yung kanyang muka, na yung mga savings accounts nilang mga OFW sa Singapore ay ginagamit para magpadala ang ibang mga tao ng mas malalaking halaga kay Kibuloy sa Davao. So, meron kaming mga bagong angulo na titignan at mga bagong resource persons na iimbitahin. Kung dadako pa ito sa ibang mga makapangyarihan na nasa likod niya, nagpoprotekta sa kanya, depende po sa magiging mga testimonya sa susunod na pagdinig. If the camp of Kibuloy insists on testifying online, virtual, to allow? Kung naaresto na siya, ay paapi rin na po siya dito, physically. Yeah, what if hindi pa siya arrested? Well, kung hindi pa siya arrested at kung hihiling pa siya na paapirin na lang siya virtually, as I mentioned earlier, may president na hindi pagbigyan yan. At saka, higit sa lahat, sabihin muna niya na dadalo siya, no? Bago siya humingi ng anumang concession or hiling sa komite. At kung yung magiging hiling na iyon ay mag-testify virtually, yun na nga po, may president na hindi mabuting pagbigyan yon dahil hindi mabuti para sa kapangyarihan ng Senado. Kung yung investigation niya, mapupunta na dun sa usapin ng mga OFW, so dating miyembro na napopersang magbigay ng kanilang
sweldo o pera sa kay Kibuloy, will that warrant eventually the presence of former President Duterte since he's now the administrator of the properties? Baka wala pang direct link sa ngayon unless lumabas sa testimonya pa ni Ms. Reynita o ng Anti-Money Laundering Council na dumaan yung perang iyon na galing sa paggamit ng savings accounts ng mga OFW at natanggap sa mga properties na ina-administer ngayon ni Duterte. Posible, hindi ko pa sigurado. Depende sa kung ano yung maging testimonya sa susunod na pagdinig. Good morning, ma'am. Hypothetically, nagmatigas po si Kibuloy. Patuloy na nagmatigas na hindi po dumalo sa hearing. Makaka-apekto po ba ito sa kapangyarihan ng Senado na if every ibang resource person na sabihin na sa dinigo sa investigasyon na ikinakasa ng Senate, bakit ako dadalo sa Senate? Yung ibang resource. Kaya ayaw ko at ayaw ng komite pagbigyan yung mga bastos at contemptuous na mga actuations niya precisely dahil ang Senado ay nagsasabi at ang Korte Suprema na rin ay nagsabi na well within its rights ang Senado magkondukta ng walang hadlang ng investigasyon ayon sa sarili naming rules. Sa ngayon, at mananatiling ganito, consistent ang Senado na pinaninindigan namin itong mga usapin na ito. Kung magkamali kaming pagbigyan si Kibuloy sa ganyang klasing pambabastos niya, yun yung magiging simula ng pagdegrade ng kapangyarihan ng Senado. Kaya hindi po namin papayagan yan. Yung SOGI Equality Bill dito ay pending pa rin hanggang sa ngayon. Pero batid po namin at lalong batid ng community yung kasong iyon. Ang balita ko po ay aalamin, balita ko lamang po sa pamamagitan nyo sa media, aalamin pong yung kasong iyon ng Manila City Government dahil meron po silang local ordinance. Nangunguna ang community and then kasunod kaming mga allies na susubaybay din doon. Oo. At pwede rin po kaming mag-file ng resolusyon para tignan yung kasong iyon sa IRIS. Alinsunod din sa pending na SOGIESC Equality Bill namin. Yes, patuloy akong makikipag-ugnayan sa Senate leadership at ang bawat miyembro ng Senado para sa wakas maipasa din ang SOGIESC Equality Bill. Si former President Duterte probably isa doon sa parang protector ni Kibuloy. Nandun na ba tayo sa direction din na papatawag sila? To be fair, dahil andun yung impression na, well, may guns, may allegation of guns, and etc. Hindi pa namin na-desisyonan na tawagin si Duterte para mag-resource person. Kahit pagkatapos ng testimonya ni Elias Rene tungkol dun sa mga sako ng iba't ibang klaseng baril, nung siya at si VP ngayon ay dumalaw dun sa mountain ni Kibuloy. Inuna muna namin dinigin lahat ng mga victim survivors bilang front and center, heart and soul nitong investigasyon. Kung may lumabas pa na testimonya, halimbawa nga dun sa usapin ng money matters, business matters ni Kibuloy, nakakailanganing imbitahin din siya para magtestimonya. Then gagawin po namin iyon. Maraming salamat.